Hello! Today, ang gagawin natin ay magsosolve tayo ng isang problem using periodic inventory system. Ako si Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page at simulan na natin ang ating journalizing. So, yung requirement ng problem ay first, journalize the April transactions using periodic inventory system. Tapos yung sunod ay, using T accounts, enter the beginning balances in the ledger accounts and post the April transactions. Pangatlong requirement ay, prepare a trial balance on April 30, 2020. At yung huling requirement ay gagawa tayo ng income statement through gross profit, assuming down na yung inventory on hand as of April 30 ay 2,140. Alam na natin yung requirements, so tingnan natin yung problem. So sabi dito, at the beginning of the current season, the ledger of Village Tennis Shop showed cash, 2,500, inventory, 1,700, share capital, ordinary, 4,200. So yan yung beginning balances mo ng iyong mga account. Ang mga sumusunod naman ay mga transaction sa buwan ng April. I-journalize natin sila. April 4, purchase rackets and balls from Hingis AG for 860, terms 3, 10, and 30. So, ang ibig sabihin ng 3, 10 ay kung magbayad ka within 10 days, makakakuha ka ng 3% discount. Yung N30 naman, yan yung credit period mo. So, kung ikaw ay nangutang ng April 4, bibigyan ka niya ng 30 days para magbayad. So, ang entry ay debit, purchases, credit, accounts payable for 860. So, bakit purchases? So, ang sabi natin sa periodic inventory system, pag bumili tayo, sa halip na inventory ang gagamitin natin ang purchases account. Ang purchases account ay isang temporary account or income statement account. So, lumaki yung purchases mo, lumaki din yung iyong accounts payable kasi nangutang ka. Tapos, lalagyan mo ng description, purchase rackets and balls from Hingis AG, terms 3, 10, and 30. Okay. Yung sunod naman na transaction is paid freight on Hinges purchase for 74. So, debit freight in 74, credit cash 74. So, ang freight in ay isang temporary account or account na makikita lang sa income statement. Ang sunod ay, noong April 8, sold merchandise to members 900, terms and 30. So, nagbenta ka ng goods, so ikaw ay merong accounts receivable. So, paano nyo nalaman na accounts receivable at hindi cash? Sa problem, hindi niya sinabi na nakatanggap siya ng cash, di ba? At saka, makikita nyo, may binigay siya na terms and 30. So, ibig sabihin, utang to. So, debit, accounts receivable, 900. Credit, sales revenue, 900. So, bakit tayo nag-debit ng accounts receivable? Di-debit natin accounts receivable kasi lumaki yung ating accounts receivable. Ay bakit tayo nag-credit ng sales revenue? Kasi lumaki din yung ating revenue. Ang revenue account, ang normal balance niya ay credit. Kaya pag siya ay lumaki, ikikredit natin ang revenue. Tapos lalagyan mo ng description, sold merchandise to members, terms, and 30. Tapos nung 10, receive credit 60 from Hinges for racket that was returned. Naka-receive ka ng credit dahil nag-soli ka. So, ang entry ay debit, accounts payable, credit, purchase returns, and allowances. So, bakit accounts payable ang dinebit mo? Kasi nabawasan yung utang mo kasi nag-soli ka. Tapos, magki-credit ka ng purchase returns and allowances. Ang purchase return ng allowances ay isang contra-account. Contra-account siya ng purchases account. So, ang purchases account, ang normal balance niya ay debit, kaya ang kanyang contra-account ay credit ang normal balance. Tapos, lalagyan mo ng description, receive credit from Hinges for a racket that was returned. April 11, purchase tennis shoes from Walker Sports for cash 300. So, debit, purchases ulit, credit, cash. Tapos ang iyong description, purchase tennis shoes from Walker Sports for cash. April 13, paid Hinges in full.
So, magkano ba yung bayarin mo? So, ikaw ay bumili noong April 4 ng 860. Tapos, noong April 10, nagsole ka. So, nakareceive ka ng credit note ng 60. So, utang mo na lang ay 860 minus 6800. So, noong April 4 ka ng utang, tapos ang terms ninyo ay 3, 10, and 30. So, nagbayad ka noong April 30. So, makukuha mong discount ay 3%, which is 24. So, ang babayaran mo na lang ay 776. So, debit, accounts payable, 800. Tapos, ang cash mo, 776 credit. Tapos, purchase discount, credit, 24. Tapos, ang iyong description, paid, hinges in full. So, nakita mo dito, naka-credit din yung purchase discount. Ang purchase discount ay isang temporary account at isa rin siyang contra-account ng purchases. Purchases ang normal balance niya ay debit. Ang purchase discount, ang normal balance niya ay credit. Tapos, noong April 14, purchase tennis shirt and shorts from Lindsay Sportswear, 700. Terms, 2%, 10 days. And 60. So, makakuha ka ng 2% within 10 days na magbayad ka or kaya naman magkailangan mo magbayad within 60 days. So, ang entry, debit, purchases, 700, credit, accounts payable, 700. No April 15, naka-receive ka ng cash refund, 90, from Walker Sports for damaged merchandise that was returned. So, sinoli mo na naman yung merchandise kasi damaged siya at naka-receive ka ng cash. So, kung matatandaan nyo, nagbayad ka ng cash, kaya i-refund ka rin syempre ng cash. So, debit, cash, 90, credit, purchase returns and allowances, 90. Yung 70 naman, paid freight on Lindsay Sportswear purchase, 25. So, nagbayad ka ng freight, debit, freight in, credit, cash. Kasi nabawasan yung cash mo at lumaki yung freight in mo. Noong April 13, sold merchandise to members, 1,200 terms and 30. So, debit, accounts receivable, kasi nagpautang ka, credit sales revenue, 1,200. Tapos, noong April 20, receive 500 in cash from members in settlement of their accounts. So, kung nakareceive ka ng cash, kasi nagbayad sila, so debit cash, credit accounts receivable kasi nabawasan yung accounts receivable mo kaya kikredit mo siya. Tapos lalagyan mo ng description, receive cash from members in settlement of their accounts. Noong April 21, paid Lindsay Sportswear in full. Magkano ba yung babayaran mo kay Lindsay? Bumili ng 700 noong April 14. Ang terms nyo, 2% 10 days. So, nagbayad ka ng April 21. So, umabot ka dun sa discount period na 10 days. So, magkakaroon ka ng 2% discount. So, 700 times 2% equals 14. Yan ang iyong nakuhang purchase discount. So, debit, accounts payable, 700. Binayaran mo lahat ng utang mo. Credit cash, 686. At credit purchase discount, 14. So, noong April 27 naman, granted an allowance of 25 to members for tennis clothing that did not fit properly. So, ngayon, dito ka siya sa kanya yung damit. So, sa halip na sinuli niya yung damit, nagbigay ka lang ng allowance. Parang konsuelo. So, debit, sales returns and allowances, 25. Accounts receivable, 25. So, nabawasan yung iki yung accounts receivable, kaya magkikredit ka. Ang sales return and allowances naman ay isang contra-account ng sales. Okay? So, sales ay credit ang kanyang normal balance, kaya ang sales returns and allowances, debit ang kanyang normal balance. Tapos, noong April 30, receive cash payments on account from members, 630. So, naka-receive ka naman ng bayad. So, debit, cash, credit, accounts receivable, 630. So, tapos na nating i-journalize yung mga transactions. Ngayon naman, gagawin natin yung T-accounts. So, ito na yung T-accounts na natapos ko na. So, makikita nyo dito yung, ipinost ko dito yung beginning balances at saka yung mga transactions for the period
galing sa journal entries. Tototal nyo yung debit at yung credit, kung saan mas malaki yung side, dun yung ilalagay yung balance. So, halimbawa, katulad nitong cash, kanyang debit ay may 3,720 at ang kanyang credit ay 1,861. So, mas malaki yung debit side. Kaya 3,720 minus 1,861. So, may debit balance siya na 1,859. Yung accounts receivable naman, meron siyang total debit na 2,100, tapos meron siyang total credit na 1,155, kaya siya may debit balance na 945. Yung inventory naman, meron lang siyang isang transaction, yung beginning lang niya, 1,700. So, meron siyang 1,700 na balance. Yung accounts payable naman, total debit niya 1,560 at ang kanyang credit ay 1,560, so wala siyang balance. Yung share capital naman, meron siyang credit balance na 4,200. Yung sales revenue, meron siyang credit balance na 2,100. Yung sales returns and allowances, meron siyang debit balance na 25. Yung purchases, meron siyang debit balance na 1,860. Yung purchase returns and allowances, meron siyang credit balance na 150. Yung purchase discount, meron siyang credit balance na 38. At yung freight in, meron siyang debit balance na 99. Ang huling requirements ay gagawa tayo ng trial balance. So, ito na yung trial balance natin. So, yung nasabi natin kanina mga balances galing sa T-account, ililipat natin sa ating trial balance. So, meron kang account title, debit at credits. So, debit, yung cash, may debit balance siya na 1,859. Yung accounts receivable, may debit balance siya na 945. Yung inventory, may debit balance siya na 1,700. Yung share capital ordinary, may credit balance siya na 4,200. Yung sales revenue, meron siyang credit balance na 2,100. Yung sales return and allowances, meron siyang debit balance na 25. Yung purchases, meron siyang debit balance na 1,860. Yung purchase returns and allowances, meron siyang credit balance na 150. Yung purchase discount, meron siyang credit balance na 38. Yung freight in, may debit balance na 99. So, meron kang 6,488 na debit at meron kang 6,488 na credit. So, sila ay balance. So, ito naman ang income statement. Pinapagawa din tayo ng problem ng income statement through gross profit. So, unang-una hanapin muna natin yung net sales. Paano natin makukompute ang net sales? So, sales revenue na 2,100, ima-minus natin yung sales return. So, meron tayong net sales na 2,075. Ang sumunod naman ay computing natin yung cost of goods sold. So, meron kang beginning inventory na 1,700. Tapos, ipa-plus natin yung mga purchases for the period. Purchases, 1,860. Ililess natin yung mga purchase returns and allowances, tsaka yung purchase discount. So, 1,860 minus 150 minus 38. So, meron kang net purchases na 1,672. So, pag plinas mo yung beginning inventory mo na 1,700, plus yung net purchases na 1,672, plus yung freight in na 99, so meron kang total goods available for sale na 3,471. Tapos, ililess mo yung ending inventory mo na 2,140, kaya meron kang cost of goods sold na 1,331. So, paano mo malaman yung gross profit? Yung gross profit equals net sales na 2,075 minus cost of goods sold na 1,331. So, makukuha mo na yung 744 na gross profit. Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa ating Facebook page. At ingat! Bye!